Magpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 21, 2023, Lunes. At ngayon po ay ginuganita natin ang kabisahan ni Pope Pius X o Papa San Pio XI. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ng Mga Hukom, Chapter 2, Verses 11 to 19. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsama ng ari-arian. Tuwing sila'y makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon, tulad ng kanyang sumpa. Ano pat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita ay nagbabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, ngayon po ay sisimulan natin ulit ang panibagong aklat na hinango sa Aklat ng Mga Hukom. So yung natapos po natin yung ika-anim na aklat, yung aklat ni Josue, at ngayon naman po ang Aklat ng Mga Hukom. Ito rin po ay ang kasaysayan mula sa panahon ng kawalang katarungan sa Israel. Ang pangunahing aralin o aral na matututunan natin dito sa aklat na ito ay ang pagtatagumpay ng Israel dahil sa katapatan sa Diyos, samantalang lagi namang kapahamakan ang bunga ng pagtataksil sa kabila ng kanilang pagtalikod. Ang Diyos ay lagi nang handang magligtas sa kanila kapag sila'y nagbabalik loob. Dito po sa aklat na ito, ang pinakasikat na kwento na atin po matutunghayan ay ang kwento tungkol kay Samson, ang isa sa kilalang hukom na ipinadala ng Panginoon para iligtas ang Israel, no, dahil sa daing ng mga Israelita. Pero sa narinig natin na unang pagbasa, no, sabi nga po dito, madalas nakakalimutan ng bagong henerasyon ang katapatan ng Israel sa Panginoon. So, kasi sabi nga, nakakailang taon na ito, ito yung kahinaan ng tao. Mahilig na sumamba o mahilig matukso sa pagsamba o paggaya sa mga ibang Diyos-Diyosan. Kasi nga, ang tao gusto nila yung mayroon nakikita lagi, no? Imahin. Kaya ito yung isang bagay, no, na kailangan natin din maikorek sa ating mga Katoliko. Minsan nalilito tayo dahil nga yung pananampalataya natin, possibly, yan, no, ang Panginoon na napako sa krus, yan ang katunayan ng pag-ibig at katapatan ng Diyos sa taong. Pero madalas ay hinahaluan natin ng iba kasi gusto natin makasigurado. Gusto natin ng mga swerte. Kaya minsan yung mga, pagtitingnan nyo po, yung mga altar ng mga Katoliko, halo-halo yung nandiyan, no? Mayroong pusa, mayroong palaka, mayroong kung ano pa mga
anito o mga anti-anti na sinasabing pampaswerte. Pero ito po, no, bakit nagkakaproblema ang mga tao, lalo tigit ng panahong ito, dahil sa kanilang patuloy na pagsuway at pagtalikod sa Panginoon. Na siyempre, maganda rin makita, no, paano ba natin ipinapasa ang pananampalataya sa mga sumusunod na henerasyon. Kasi talagang mabilis makalimot ang isang tao kapag gumiginhawa ang buhay na dati, kumbaga, masipag magdasal, masipag magsimba, pero dahil sa success o tagumpay sa career, tagumpay sa business, unti-unti, no, na sasanay na mag-party, na sasanay mag-out of town, na kahit ang araw ng Linggo ay nako-compromise dahil lamang sa mga reasons natin na kailangan natin ito, kailangan makipag-coordinate, kailangan makiuso, makisabay para lang makuha mo yung deal o kung ano pa man. Pero kaya tingnan natin kung ano nangyayari. Sabi nga po, no, sa paliwanag kanina, ginhawa at tagumpay ang ibinibigay ng Diyos sa mga tao na nagiging tapat sa Kanya. Pero yung mga taong tumatalikod sa Kanya, iba yung kumbaga, problema, paghihirap ang nararanasan. Kaya nawa po, patuloy natin na suriin ang ating pong katapatan sa Panginoon. Tapat lang ba tayo kapag may problema na at naghihirap? O sinisikap natin maging tapat sa kabila ng tagumpay na ating pong tinatamasa? Huwag po tayong matukso na palayuin tayo. Kailangan tayo laging gising o yung awareness natin na ito bang tagumpay na ito na ating tinatamasa ay nagpapalapit lalo sa Diyos? O itong mga tagumpay na ito ay unti-unti inaalis ang pagiging tapat natin sa Panginoon? Nga po, patuloy natin itong pagnilayan ng ating pong mga buhay-buhay at tandaan natin na talagang ang Diyos ay patuloy nakikilos para tayo kanya, para tayo ay tulungan sa ating pong mga pinagdaraan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.